Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, September 22, 2021. Kung mapapansin nga po natin, meron tayong low pressure area dito sa may western section ng ating Palawan. At ito nga po ay posibleng makapagpaulan, dito po sa may malaking bahagi ng Palawan. At hanggang dito po yan umabot sa may Southern Luzon at Metro Manila. Kung mapapansin natin, umiiral pa rin sa atin yung ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. So ngayon nga po, ayon sa ating advanced weather forecast, magkakaroon tayo ng isang bagyo. Ngunit hindi po ito papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Check natin yung mga area na uulanin. Ayon nga po sa ating satellite image, magiging maganda po ang panahon dito sa extreme northern Luzon at maging dito sa northern Luzon. Kung saan nga po malapit ang ating low pressure area, dito nga po sa may southern Luzon ay posible nga po na makaranas ng bigla ang pagbugso ng pag-ulan, maging dito po yan sa may Metro Manila. Makakaranas din po itong Baler Aurora, Pulilio Island, at maging dito sa may Infanta Quezon, ay makakaranas ng bigla ang pagbugso ng pag-ulan. Asahan din ang mga pag-ulan na mararanasan dahil nga po sa ating low pressure area hanggang dito po yan sa may Mindoro Province. At makakaranas din dito sa may Marinduque ng ating pag-ulan at magiging maganda naman po ang lagay ng panahon sa may Bicol Region. Dumako naman tayo dito sa may Visayas area. Dito nga po sa may Visayas area, kung mapapansin natin, posible po tayo makaranas ng mga pulupulong pag-ulan at wala naman tayong ibang inaasahan na posibleng malalakas na pag-ulan na makakaapekto sa atin dito sa may Visayas. Dito naman sa may Mindanao, ang umiral pa rin sa atin dito yung ITCC, yung Intertropical Convergence Zone, na posibleng makapagpaulan. Dito po yan sa may parte ng Pagadian at ng Zamboanga City. Magiging maganda naman po ang lagay ng panahon dito po sa malaking bahagi ng Mindanao. Dito naman tayo sa may Palawan kung saan meron low pressure area. Kung mapapansin nga natin yung makakapal na kaulapan, dito po yan sa may parte ng Philippine Sea. At posible po makaranas ng pag-ulan dito po sa may Puerto Princesa, Palawan at maging ilang bahagi pa ng ating Palawan. Kung mapapansin nyo nga po, sa ngayon po ay hindi pa ganun kadami yung mga kaulapan na nakaka-apekto dito sa atin sa Palawan. Check naman natin yung ating weather advanced weather forecast para po dito sa posibleng bagyo. Ngayon nga po, by September 23, kung mapapansin natin, yung ating low pressure area posible pong maging isang ganap na bagyo. Magiging bagyo nga po ito. Dito na po yan sa labas o bago lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung sakali man ito po ay magiging bagyo dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at magiging isang tropical depression, ito po ay tatawagin si Bagyong Lani. Dalawa po ang kanyang senaryo. Pwede po siyang dito na paglabas sa ating Philippine Area of Responsibility mag-intensify into tropical depression or pwede naman po siya dito na sa bago po lumabas sa ating power line. Makakaranas pa rin ng mga pag-ulan. Ito pong malaking bahagi ng Southern Luzon. At kung mapapansin natin, meron tayong low pressure area dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. September 24, ito nga po yung ating posibleng scenario. Kung mapapansin natin, ito nga pong posibleng tropical depression ay dito po yung pupunta sa may Vietnam at makakaranas pa rin ng pag-ulan dito sa may parte ng Palawan dahil yung trap or yung extension ng kaulapan nitong nasabing posibleng tropical depression. Ito nga pong ating low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay kung mapapansin natin, dire-diretso pa rin po yan at pagdating po ng September 25, mapapansin po natin dito po ay posible po siyang sa labas pa lang ng ating bansa ay posible po siyang maging tropical depression. At pagdating naman ng September 26, ito nga po ay mag-intensify pa into tropical storm at ito nga po ay posibleng paangat yung kanyang direction, posibleng
papunta po siya ng Japan. Kung mapapansin natin, ano? Then, pagdating po yan ng September 27, dito nga po, ano, mag-i-intensify pa rin po siya. Posible po siya magiging dito ng typhoon category. Kung mapapansin po natin, ano, na halos sa stationary itong nasabing bagyo, at kung mapapansin natin, nasa labas pa rin siya ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon nga po, hindi pa rin natin inaasahan na posible siyang pumasok sa ating power line. Pero hindi po natin inaalis yung posibilidad na pumasok yan ng power line bago po yan dumaan, pumunta sa may Japan. Dahil meron nga pa rin tayong high pressure area na umiiral sa Japan, kaya halos sa silangan ng Japan. Kaya halos kung mapapansin natin itong posibleng bagyong ito ay nag-i-stationary dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, ito pa lang po yung ating available data para po dito sa nasabing sama ng panahon. Manatili po tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para po malaman natin kung ano pa po yung next possible scenario nitong nasabing sama ng panahon. Dito po yan sa atin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Lagi po tayong mag-iingat. God bless po sa ating lahat.